sa kalagitnaan ng gabi. Kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ni Eva. Lahat naman yata ng mga babae ay ito ang pinapangarap. Ang maikasal sa simbahan sa lalaking minamahal. Love at first sight ang love story nina Dave at Eva. Isang piloto si Dave at minsan niyang naging pasahero si Eva. Nahimatay kasi ito sa flight at hindi siya ma-revive ng mga flight crew. Kaya napilitang lumabas ang kapitan sa cockpit. Hinawakan nito ang pulso ng babae. Buhay ito. Humingi ito sa isang flight attendant ng bulak na may mentol at pinaamoy sa babae pero wala pa din. Mahinang sinampal-sampal ito ni Dave. Tinawag sa kanyang pangalan. Nang bigla na lang tumayo si Eva at nagkauntugan sila. Nawalan pa ito ng balanse kaya tuluyang tumumba. Nasalo naman ito ni Dave pero pati ito ay nawalan ng balanse at tumumba niya din. Nakapatong ang katawan ni Eva sa katawan ni Dave. Nag-init ang kanilang pakiramdam. Matagal silang nagkatitigan. Kinantsawa na sila ng mga pasahero at crew kaya din dali-dali na lang silang tumayo. Pinamulahan si Eva ng pisngi. Humingi naman ng apologies ang kapitan. Sa pagdaong nila ay agad niyang kinamusta ang babae. Sabi nga nila, the rest is history. Hi Eva! Isang pamilyar na tinig. Paglingon niya ay laking gulat niya at nakadalo ang kanyang longtime boyfriend na si Lucas. Napayakap siya sa lalaki at naiyak. Nakarating ito sa pinakamahalagang okasyon ng kanyang buhay. Lucas, thank you for coming. Siyempre naman, di ko naman mapapalampas ang okasyong ito, best friend. Elementary pa lang kasi sila ay magkaibigan ng dalawa. Nauwi din sa isang relasyon. Tumagal ng ilang taon, ngunit naging mapusok si Lucas. At dahil hindi pa siya handang ibigay sa lalaki ang buo niyang pagkatao, ay nagkaroon nito ng ibang babae habang sila pa ni Eva. Kaya sila nagkahiwalay. Dapat sana ang lalaki ang mapapangasawa niya pero wala na din siyang nagawa. Kailangan niyang bitawan ang relasyong ito na labis na nagdulot ng kasawian sa kanya. Pero matagal na panahon na din iyon, kaya din napatawad na niya ang kaibigan. Kaya mahalaga kay Eva na dumating ito sa kanyang kasal. Ito pa din ang maituturing niyang best friend. Han, this is Lucas, my best friend. Tinitigan lang ito ni Dave at hinarap na ang ibang mga bisita. Binaliwala naman ito ni na Eva at Lucas. Naging masaya ang gabing iyon para kay Eva. Kinasal siya sa lalaking kanyang pinakamamahal at kasama din niya ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi na nila natapos ang okasyon. Nagyaya na kasi si Dave na umalis na sila. Masaya naman silang inihatid ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan sa sasakyan. Sa isang 5-star hotel muna sila tutuloy at kinabukasan ay babiyahe papuntang France kung saan sila mag-honeymoon. Tahimik lang si Dave sa biyahe. Isang limousine ang kanilang sinasakyan patungo sa hotel. Parte ng serbisyong kinuha ng lalaki para sa kanila. Iniisip naman ni Eva na pagod lang ito.
kaya pati siya ay nanahimik na lang din. "Thank you, sir," sabi ng bellboy sa inabot na tip ni Dave. Di pa din umiimik ang lalaki. Sinara lang nito ang pinto. Nakayuko at nakadikit ang ulo sa may pintuan. Nilapitan siya ni Eva at niyakap mula sa likuran. "I love you so much, Dave." Hindi ito sumagot. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng babaeng nakayakap pa din sa kanya at pilit na inalis. Nagtaka naman si Eva. Pagharap nito ay ibang-iba na ang itsura ng asawa. Galit na galit. Laking gulat na lang ni Eva nang sampalin siya nito bigla. "Dave!" Hindi pa dito tumigil ang lalaki. Kinaladkad siya nito patungo sa kama. May kalayuan din ang pagkakakaladkad sa kanya. Kundangan nga at isang executive suite ang kwartong kanilang kinuha sa hotel na ito. "Dave, nasasaktan ako." Pilit na nagpupumigla si Eva. Nakiusap siya sa asawa pero parang wala itong nadidinig. Pabalibag siyang inihagis nito sa kama. Napaatras siya sa lalaki. "Ano bang nangyayari sa'yo?" Tumalikod ito sa kanya. Nagpalakad-lakad sa harapan ng kama. Hinubad ang Amerikanang suot. Tinanggal ang kurbata at pabalang na hiniklat ang harapan ng suot nitong long sleeves. Nagtilansika ng mga botones ng kanyang damit. Takot na takot si Eva. Parang di niya kilala ang lalaking nasa kanyang harapan. "Ano ba ang nangyayari dito? Bakit ba ito galit na galit sa kanya?" "Dave, please, pag-usapan naman natin dito. Ano bang problema?" "Hubad." "Ha?" "Sabi ko, maghubad ka." Inalis na din ito ang saplot sa kanyang katawan. Walang itinira. Kitang-kita ni Eva ang kabuuan ng lalaki. Pero imbes na makaramdam ng kasabikan ay mas lalo siyang natakot. Napayakap sa sarili. "Ayaw mo?" At pabigla siyang hinila nito pababa ng kama. Hinablot ang kanyang suot na wedding gown. Pinunit. Hinila ang suot niyang panloob at tumambad sa harapan ng lalaki ang hubad na katawan nito. Napayakap si Eva sa kanyang dibdib. Pilit na kinukubli ang kanyang kahubaran. "Bakit mo tinatago yan? Di ba akin ka na? Akin!" At sinuntok siya nito sa hita malapit sa kanyang pribadong parte. Napaiyak si Eva sa sakit. "Dave, please, ayoko. Hindi sa ganitong paraan." "Anong ayaw mo? E di ba pag-aari na kita? Akin ka, Eva. Akin ka lang." Ipinilit ni Dave ang kanyang sarili kay Eva. Umiiwas siyang pilit pero sa tuwing gagawin niya ito ay sinusuntok siya ng lalaki. Sinasaktan. Makatlong ulit siyang inangkin ito. Iyak nang iyak si Eva. Hindi niya alam bakit nagkaganito ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Ang inaakala niyang langit na madarama sa piling ng lalaki ay nagmistulang isang impyerno. Nanakit ang buo niyang katawan. Namumugto na ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay namamaga pati ang kanyang pribadong parte. Hindi na niya namalayang nakatulog na din siya sa sobrang pagod. Tirik na ang araw ng magising si Eva. Wala ang lalaki sa kanyang tabi, ngunit may maliit na note sa side table. "Went out to buy something. Will be back. Love you." Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa mga katagang iyon. Mahal nga ba siya ni Dave? Hirap na hirap siyang bumangon. Tumungo sa banyo at naligo. Hinugasan ang sarili habang patuloy sa pag-iyak. Nangingitim ang mga suntok ni Dave sa kanyang mga hita.
Nanakit din ang kanyang tagiliran. Dalawang suntok yata ang natamo niya sa bandang ito. Ramdam din niya ang sakit sa kanyang likuran. Ilang beses din kasi siyang sinuntok nito habang inaangkin. Hindi niya ubod maisip kung bakit siya sinasaktan ni Dev ng kanyang asawa. Isang desisyon ang nabuo niya. Kailangan niya makaalis sa relasyong ito. Agad siyang nagbihis. Inayos ang sarili. Hindi na siya nagbalot ng kanyang mga gamit. Tanging ang kanyang handbag lang ang kanyang kinuha. Nagmamadali siya. Hindi na din siya nagtaka kung bakit wala na doon ang kanyang cellphone. Hahawakan na sana niya ang doorknob ng pinto nang marinig ang tinig ni Dave sa kabilang bahagi. Agad na inihagis ni Eva ang kanyang handbag at humupo sa sopa. Nakiramdam siya. Gising ka na pala. Tamang-tama, nandito na din ang lunch natin. Kasunod ni Dave ay ang dalawang room service attendant na may tulak-tulak na trolley ng pagkain. Inayos na mga ito ang pagkain sa malaking mesa sa dining area ng suite. Inabutan din ito ni Dave ng tip. Iginaya naman siya nito sa lamesa at inalalayan pa sa kanyang pag-upo. Umalis saglit ang asawa na parang may kinuha. Tinitigan ni Eva ang steak knife. Akmang itatago ito. Ngunit dumating na si Dave at inabot sa kanya ang isang bouquet ng pulang rosas. Inabot naman ito ni Eva at kunwaring inamoy. Ngunit wala siyang malanghap na bango nito. Nakatuon pa din ang tingin niya sa steak knife sa kanyang harapan. Kain na. Walang nagawa si Eva kundi ang sumunod sa lalaki. Pinakiramdaman niya ang asawa. Pero parang wala siyang nararamdamang nagsisisi ito sa ginawa sa kanya. Para bang wala lang nangyari? Bumalik ito sa pagiging sweet sa kanya. Palagi ding sinasabing mahal siya nito. Naguguluhan si Eva. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa asawa. Hindi na siya umimik. Patuloy lang siyang nakiramdam. Matapos kumain ay niyaya siya nitong maligo. Sa pagkakataong ito ay nagpaubaya siya. Kailangang makuha niyang muli ang tiwala ng asawa. Kailangang makahanap siya ng paraan para matakasan ito. Kailangan niya makapagsumbong sa mga pulis sa ginagawa nito sa kanya. Pero wala siyang nagawa. Sa loob ng 10 taon ay di niya nakuhang takasan ng lalaki. At sa loob ng 10 taon ay patuloy siya nitong sinasaktan. Patuloy at paulit-ulit na ginagahasa. Nagkaroon man sila ng 2 anak ay di nagbago ang trato nito sa kanya. Tanging sa mga anak lamang ito magiliw. Lahat ay ibinibigay sa mga bata. Ngunit siya, impyerno ang kanyang dinaranas sa araw-araw. Wala siyang magawa. Pinutol lahat ni Dave ang komunikasyon niya sa mga kaibigan at mga kamag-anak. Maging sa kanyang mga sariling magulang ay itinatago siya nito. Tuluyan siyang nakulong sa bilangguang wala na siyang kawala. Pabalibag na inihagis ni Dave ang plato sa pader. Ano ba to? Pagkain ba ang tawag mo dito? Galit na nilapitan siya ng lalaki. Pinayos ko naman ang timpla niyan. Mainit din. Nagsimula nang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Alam na kasi niya ang kanyang sasapitin. Hinila siya ng lalaki at inginudngod siya nito sa pagkaing nasa mesa. Mainit ang mga pagkaing ito kung kaya napapaso ang kanyang mukha. Ilang beses siyang nakiusap sa lalaki pero wala itong nadidinig. Ikaw ang kumain yan. Malakas ang loob nitong saktan siya. Wala kasi ang mga bata.
Biyernes pa lang ay sinundo na ang mga ito ng kanyang mother-in-law. Naiwang umiiyak si Eva. Hanggang kailan ba niya dadanasin ang impyernong buhay na ito? Sawang-sawa na siya. Awang-awa na din siya sa kanyang sarili. Nakatulala siya sa teresa ng bahay nang maramdamang nasa likuran niya si Dave. Nilingon niya ito. Maligo ka at isot mo yan. Galit na inihagis nito ang isang kulay pulang lingerie na may katerno pang pulang G-string. Dalian mo, hihintayin kita sa kwarto. Lumagok pa ito ng beer bago siya talikuran. Bababuyin na naman siya ng asawa. Sa loob ng 10 taon ay paulit-ulit siya nitong sinasaktan. Binababoy. Sinira nito ang kanyang buhay. Sawang-sawa na si Eva sa kanyang naging buhay. Akala niya ay magiging masaya siya, pero wala. Naging impyerno lang ang kinalabasan ng buhay niya kasamang asawang si Dave. Naligo siya. Sinuot ang lingerie na inihagis sa kanya kanina ni Dave. Alam naman niyang kung hindi siya susunod ay tsak na sasaktan lamang siya nito. Papunta na sana siya sa kwarto nang makita ang satchel bag ng asawa. Nakabukas ito. Malamang ay naiwanan ito ng lalaki. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Binuksan. Tinanaw ang kanilang kwarto. Hindi siya maaaring mahuli ni Dave. At doon tumambad sa kanya ang baril ng asawa. Isang Magnum 45. Marunong bumaril si Eva. Bata pa lang siya ay naturuan na siya ng kanyang ama. Dati kasi itong kongresista at palaging may mga death threats silang nararanasan. Kaya't pinaturuan sila ng kanyang ama paano bumaril. Hindi na namalaya ni Eva na tumulo ang kanyang luha. Napayakap sa baril. Ito na yata ang kasagutan sa kanyang suliranin. Ito na yata ang tamang gawin upang makatakas siya sa impyernong buhay niya. Buo na ang kanyang plano. Dinalhan pa niya ng 2 bote ng beer ang lalaki. Natuwa naman ito sa nakita. 2 man ang naging anak niya ay maganda pa din ang hubog ng kanyang katawan. Iginiya ni Dave ang asawa pababa sa pagitan ng kanyang mga hita habang iniinom ang malamig na beer na dala nito. Sige, laklakin mo pa. Nangingisi si Eva. Lingid kasi sa kaalaman ni Dave ay nilagyan niya ito ng gamot na pampatulog. Hindi naman siya nagkamali. Pagkaubos ng 2 bote ng beer ay tuluyan lang nakatulog ang lalaki. Mapait na tinitigan nito ni Eva. Nilabas ang baril at inubos dito ang bala. Sunod-sunod na putok ang pumailan lang. Patuloy sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ba ngayon lang siya nagkaroon ng ganitong pagkakataon? Umabot pa sa 10 taon bago matapos ang kanyang problema. Nagkalat ang dugo sa paligid. Patay na si Dave. Tapos na ang kanyang paghihirap. Ngunit waring hindi pa nakontento si Eva. Abot-abot ang sakit at hirap na kanyang dinanas sa lalaki. Hinila niya ang lalaki patungo sa banyo. Pilit niyang inilatag ang katawan nito sa bathtub. Nagtungo naman siya agad sa labas at kinuha ang itak. Pagbalik niya sa kwarto, ay galit na pinagpuputol ang katawan ni Dave. Unang tinaga ang mga paa nito. 2 kamay. Inihiwalay din niya ang binti ng lalaki at mga braso nito.
Kumuha din siya ng butcher's knife sa kusina at pinutol ang ari ng asawa. Gamit ang itak, ay makailang beses niyang tinaga ito. Sa huli, ay tinitigan niya ang mukha ni Dave. Pinanduraan ito. At saka, initak ng paulit-ulit ang ulo. Doon niya ibinuhos lahat ng kanyang galit. Galit sa ilang taon niyang pagdurusa, sa ilang taong pangbubugbog at panggagahasa sa kanya. Tapos na ang kanyang paghihirap. Makakaalis na siya sa impyernong buhay na ito. Iniwanan niya nagkalat ang mga pira-pirasong katawan ni Dave sa bathtub. Naligo siya at nagpalit ng damit. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, ay nakatulog siya ng mahimbing. Tapos na ang kanyang paghihirap. Tapos na. Hanggang sa muli. Paalam.